Magandang araw at magandang buhay mga Curb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. Siyempre, nandito tayo ngayon sa Marilao, Bulacan. Dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So ibabasheck natin dito ang napakagandang Tossic Homer. Ayan oh. So bago ko simulan ang bike check mga Curb, kung bago lang sa aking YouTube channel, siyempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Ayan, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan, so ano pa hinihintay natin mga Curb? Excited na talaga ako. Simulan natin ang bike check nitong Tossic Homer. So ayan mga Curb, ang ating iba bike check, ang mapulang-mapula, ang ating Tossic Homer mountain bike. So this is 29er MTB. Ayan, napakaganda na ito mga Curb. Siyempre, sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. So tumitimbang ito ng 13.7 kilogram. Ayan, para sa akin mga Curb, ang gaang nitong mountain bike na to. Kasi 29er, kita nyo naman, malaki yan, malaki. Pero below 14 kilogram ang timbang niya. So mga usually mga built bikes mga Curb ay nagre-range lang or average ng 14 to 15 kilogram. Pero ito is 13.7 kilogram kaya nasabi ko siya na magaang itong mountain bike na ito. Ayan. At ang ating frame ay size small. Size small, 16 inches siya mula rito hanggang dito, sinukat natin yan ng medida. Ayan, para tayong mananahe. May madala tayong medida, no? At syempre, glossy red ang ating pintura. Kita nyo naman. Oh, kumikinang-kinang. Mukhang siyang makinis. Pero smooth welding yan, mga Curb. Again, mga Curb, para sa akin, wala naman. Hindi naman big deal. Hindi naman dagdag performance. Kung smooth melding ba yan, oh, hindi. Ayan. So, dito marami pa rin uod ng pagkaka-welding dito. At syempre, dito. Ayan. Ito ay gawa sa aluminum 6061. Aluminum alloy na frame. So, pwedeng-pwede itong frame na to mga Curb sa, or especially pwedeng-pwede itong 29er sa mga maliliit na tao. Kasi, bukod sa small yung frame, bumaba pa yung top tube dito. Halos 2 inches ang ibinaba niya. So, dahil doon, naglagay dito ng support na medyo triangle dito. Kasi yung bigat ng seat post, mapupunta rito, ito yung pinaka-support niya. Ayan. Siyempre, tingnan natin yung decals niya. So, yung decals dito, pintura. Ayan, nakakapako, ang kapal. Yung mga lining dito, pintura pa rin. Ayan, pagdating dito, Tossic, pintura pa rin yan. Ngayon, may makikita tayo dito, Homer. Pintura pa rin. So, yung mga pinturang nakikita natin dito, yung mga decals, ay matte color. Matte gray to. Ah, matte black pala. Matte black, matte black, matte black. So, napakasimple ng design ng ating frame. Pero pagdating dito sa Tossic, ano na siya? Blue. Ayan. At syempre, napapalitan ng kanyang dropout. Ang ganda ng ano rito, banda dito. Ang ganda ng design dito. Hindi ko alam kung ano yung portion to. Pero ang ganda talaga niya, promise. Ngayon lang ako nakakita ng ginto. Tapos meron dito ang tornilyo ha, para sa bike rack. Rock ka by baby, yo! Yan. Tapos napakaluwag ng spacing ng ating seat stay saka ng chain stay. Bukang buka siya. Kasi nasa loob yung caliper niya. Yan. At itong ating seat stay, si seat stay, pabilog or round ang ating bakal. Yan. At syempre, meron tayo dito ang bridge. Medyo malapit siya ng konti sa ating seat tube. At itong chainstay natin, may bridge pa rin. Ayan, kitang-kita ninyo. Walang daya, walang halong kemikal. Natural na natural. At meron siya ron. Lalagyan na ng kable o stopper para sa FD. So, pwede kang maglagay ng FD rito. Ayan, single yan and ready to mingle. Nag-iintay yan ng kapares. Ayan. At syempre, ito yung ating... Uy, kakaiba yata yung ating kable rito. Meron ditong stopper. Usually, nandito yung stopper niya. Pero hanapin natin. Andito sa ilalim. Yung stopper niya mga Curb. Ito.
kakaiba ito. Saka ito, isa pa. Ayan. So, meron siyang internal cabling dito. Tapos, andito yung stopper ng ating cable housing. Tapos, cable na yung lumabas dito hanggang dito. So, talaga, ngayon lang ako nakakita. First time in my vlog. Ayan, na ganyan yung stopper. So, internal cabling, external. Meron tayo dito internal cabling na isa sa down tube. At may bakante rito isa para sa internal cabling, para ito naman sa FD. Pero kung ako bibili na ito, mga curb, diretso kagad to sa mekaniko. Kasi itong kable ng hydraulic brakes, ipapalagay ko dito yan. Yan, para naka-full internal na ako. Para wala nang dumaan dito. Ayan. So dito nga pala dumaan yung kable ng ating hydraulic brakes. Ayun o. Siyempre, ang ating head tube ay 110 mm ang haba. Ayan. Tapos tapered siya, mga curb. Ayan o, kita nyo, laki o. Then may Tosic dito, logo ng Tosic. Pintura pa rin yung pagkakadigas niya. Ayan. Sa suspension fork tayo. Ang suspension fork natin ay uding. Kahit itong uding lang, mga promise. Ang ganda nito. Aluminum alloy or magnesium alloy ang ating lower, pati na ang ating arc, lalo na ang ating crown. So speaking of crown, tingnan natin ang kanyang steerer tube. Uy, ang steerer tube niya, mga curb, ay tapered din. Well, partner na partner ang ating suspension fork sa kang ating head tube. Kitang-kita, mga curb, po. Ayan, oh. So wala siyang adapter. Ayan. At ang ating stanchion ay 100 mm ang haba, na mayroong indicator dito ng sag. 100 mm po, para sa akin mga 40 to 50% yung sag. Wala kang ano doon, wala kang magiging problema. Ayan. At syempre may manual lockout. Uy, may fine tuning tayo, mga herb. Pwedeng 1/2, pwedeng 1/4, at pwedeng 1/8. Aluminum to. Ang ganda ng cup. Syempre sa kabila, uy, air fork. Uy, ang luwag. Sikipin natin. So nasa loob yung ano, yung valve. So dito mo bobombahan ng hangin. So sikipan natin, mahirap mawalan 'yan. Ayun, at syempre, gawa yan ni Oding. 'Di ba? Oding. Ayun. Karamihan sa built bikes na nakikita natin na air suspension fork ay gawa ni Oding. Ayun. Syempre dito meron tayong guide. Nakadepende ang iyong PSI sa iyong bigat. So check niyo muna tong guide bago kayo mag-rides. Paipatama nyo yung PSI dito sa ating valve. Siyempre, sa mekaniko yun. Ayan, no? So, kung bibili kayo dito sa Taurus, may mekaniko sila rito, ayusin nyo lang yung PSI. At siyempre, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya, mga curb, walang tatak. Ayan, no? Ayan, wala talaga siyang tatak. Pero made from aluminum alloy yan. Ayan, no? Uy, mukhang sealed bearing to, Lodi. Ayan, aluminum ating cup. Ayan, aluminum to. So, palagay ko, sealed bearing ito. Ayan. Siyempre, quick release yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs. Baka lang ating spokes. Ayan. Aluminum alloy double wall. Na may sticker na Tosic. Maganda yung rims niya, mga curb. Kasi pa-curved siya. Hindi kagaya nung iba ko nakikita na medyo pa triangle na may flat sa ibabaw. Ito kapag-curve. Ayan, no? Mukha siyang medyo, sabi nga nila, mukha siyang yayamanin. Ayan, no? At ang gulong natin, ito na naman siya. Kababay, check lang natin kahapon ng Chow Yang na bike. Ito, Chow Yang na naman yung gulong. Chow Ching Chang, Yang Ying Ying Yung Yung. O, di ba? Ayan na, gum wall. Ayan, at syempre, ang sukat niya na 29 by 2.10. Ang knobs niya, ito. Para sa akin, average. Average yung laki, average yung distance, at average yung dami. Ayan, oh, kita nyo naman. Oh. All-arounder ang ating gulong. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Chow Yang na 29 by 2.10 na gulong, na gum wall. Syempre, double wall aluminum rims na mayroong sticker na Tosic. Ayan, baka lang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ayan. At syempre, aluminum alloy na hubs na wala siyang tatak. And probably, mga curb, sealed bearing yan kasi aluminum yung cup niya.
Ayan, at syempre, quick release. Ayan. Madali na tayong makakapag-repair kasi naka-quick release siya. At bilangin natin ang spokes. Bago yon, ang tatak muna ng spokes, ano? Bilangin natin ang cogs. Pero bago yon, ang tatak niya ay Sunshine SZ. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Ayan, o. Oh. 11 ang pinakamaliit. Tingnan natin yung pinakamalaki. Ayan, wala talaga tayong dalang salamin, mga carb. Nalalabo ang paningin natin. 40 teeth. 11 to 40. Ayan, panalo na to, mga carb. 9 speed. Di ba? Ang ganda, o. Oh. At syempre, ang RD natin. Shimano Altus. Uy, ang tigas. Di ba? At ang haba nito, o. So, palagay ko, kaya to hanggang 42. Ayan, pa-comment naman mga carb kung nakagamit kayo ng Altus na ganito na umabot siya ng 46 or 50. Yung hindi gagamitan ng goat link mga carb. Kasi ang haba nito, ayan, pa-comment mga carb, pa-confirm. Ayan, syempre meron tayong pulley, plastic. Sa kabila, plastic pa rin. Ayan, yung ating guide pulley sa tension pulley ay plastic. Ang kadena natin ay dan-dan-dan-dan Tech PWR. may tunog pa tayo, may sound effect pa tayo. Ano? Siyempre, ang ating crank set, Halo Tech. Ayan, may pasukan. Tingnan natin kung may labasan. Ayun, may labasan sa kabila. Ayan, ayan, removable chain ring. Ayan, 34 teeth made from aluminum alloy. Ito. Ayan, at siyempre, ang ating crank arm may 170 mm. Made by Sulane SLH series. Ang ganda, mayroon pa ditong SLH. Ayan, Sulane. Ayan. At syempre, ang ating seat post ay made from aluminum alloy pa rin. At seat clamp pala, mga kaherb. Seat clamp. At ang ating seat post ay 31.6 ang taba. 300 mm or 350 mm ang haba na may setback 1 bolt. Ito, ayan, 1 bolt na setback. So, pwede itong ano, natitilt siyang gumaganon-ganon, no? Nasa sa'yo na yun. Ayan. At ang pedal natin ay aluminum na malapad. Ayan, mga carb. Ball bearing type. Oh, tiba yan, mga carb. May video tayo niyan. Paano mag-maintain? Ayan. So, 1 year na siya ganyan sa akin. Matuto lang tayo mag-maintain. Tatagal yan. At upuan natin na tosik. May kapakapala ng foam na medyo matigas. Hindi siya magganon kahaba at hindi din siya ganon ka excess. So ito yung pwede kong sabihin tawag na pamaypay. Tingnan niyo yung puwet. Wala siyang kanal, wala siyang hiwa. So taas mo na lang yung puwet mo or ibawling mo na lang kung utot ka or iihi ka. Ayan. Kasi wala eh. Walang kanal o saka walang hiwa. You know? At ito tayo ngayon sa stem. May kahabaan ng stem niya mga carb. Tosik ang brand. Negative at positive siya. So, 90 millimeter ang haba. Made from aluminum alloy. Alololoy-loy. At ang spacer natin, ay, madami ng spacer ah. 10, 5, 10. So, tatlo. So, nasa sa'yo na yon kung saan mo ilalagay ang iyong stem. So, pwede mo i-positive yan. Nasa sa'yo na rin yan. Ang dami mong choice. Ayan. At syempre, mga 20 millimeter na dust cap. Medyo may kataasan yung dust cap niya. At syempre, dito tayo ngayon sa handlebar. Yan, ang handlebar natin ay 680 mm made from aluminum alloy na low rise. Ito mga carb, low rise yan. Medyo, yan, low rise. At may tatak na Toshik. Oh, Toshik eh, no? At ang ating hydraulic brakes ay Tektro. Yan. So, una ko itong nakita ang Tektro na to way back 2016 nung ako ay nagka-road bike. Ano, ganun, ano? Aha, 2.5 finger pero pwede na itong sabihin na 2 finger na siya. Yan, siyempre ganun pa rin sa kabila, Tektro, 2 finger. Ayan, at ang ating shifter ay Shimano Altus. Yan, kitang-kita mga carb, walang daya. Na may indicator na 9, 7, 5, 3, and 1. So bagay na bagay ito sa mga beginner kasi merong indicator dito. Tingnan natin, push, pull. Ayan, push and pull siya mga carb, push, pull. Ah, hindi siya pwede. Push and pull lang siya. Yan. Yung iba kasi push, then push. Ang hirap nung ganun. Oh, di ba? At ang grip natin ay goma. So, pareha siyang merong lock. Inside and
outside. So napakadali na itong baklasin. Luwagan mo lang yung tornilyo na to, matatanggal mo yan. At uy, ang ating end cap ay rubber. So ang dami nang nawawalan ng ganyan. Ingatan yan mga karpo. Ayan o. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Siyempre Tektro pa rin. Kamukha siya ng MT200 mga karp. Kahawig talaga siya. Ayan o. Post mount. Siyempre kapag aluminum ang fork, sigurado post mount yung caliper. Ayan, syempre ang ating rotor ay 160 mm. May katabaan to mga karpe. Ito. Ah, hindi pala kataba, malapad. Ayan, may kalaparan to. Compared no sa iba nating nakikitang bike, malapad siya. At syempre sa kabila, ganun pa rin, Tektro na caliper post mount. Yun, ito kahit papano mga karpe, madali siyang baklasin kasi malayo yung seat stay dito sa tornilyo. Hindi kagaya ng iba nakita natin na bike, eh dikit na dikit talaga siya. At syempre 160 mm na rotor, syempre ganun din pala sa likod. Ang ganda talaga nito, promise mga karp. Ito itong part na to. Yan, mukha siyang mamahalin. Ayan, ano? At ito yung kabila ng ating crown arm. Sulin SLH series na Hollow Tech. Ah, ito. May lalagyanan siya ng ano, stand. So, mas maganda, advice ko mga karp, lagyan nyo siya ng stand para hindi bumagsak ang inyong bike. Ang sakit kaya kapag bumabagsak yung bike, di ba? At syempre, lalagyan na ng ating malamig na inumin. Ayan. So, palagi ko, wala na ako nakakalimutan. Sulyapan uli natin to. Ang ganda nito mga karp, promise. Panalo, bang for the box. So, ayan mga karp, ang ating bike check. Syempre, ng Tosic Homer, syempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. And by the way, highway available ito sa 29er at 27.5. And take note, same price siya mga karp. Syempre dito lang yan sa Taurus. Kita nyo, same price ang 27.5 at 29. Nagkakahalaga ito ng, may sound effect pa tayo, no? 14,500 pesos. Ayan. So, naka Shimano Altos 9-speed, Hollow Tech, and Tektro hydraulic brakes. So, tumatanggap sila rito ng cash and credit card. Ilalagay ko na lang sa description ang kanilang contact number, Facebook link, Google Map sa mga gusto mag-avail na itong Tosic Homer. At syempre, marami pa rin silang binebenta at tinitindang mountain bike dyan. So, ayan, ang dami, oh. Nakasabit. Pipili ka na lang dyan. Ayan, at syempre, ayan ang ating mechanics, si Kuya Leo. At syempre si Tatay Epe. Ayan, so road to 12,000 tayo mga karp. Thank you. Ayan, hanggang dito na lang. Kita kita tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.